Kasunod ng mga puna ng ilang mga senador, hindi na muna ipatutupad ng pamahalaan ang revised guidelines sa travel and immigration procedure ng mga Pilipinong lalabas ng bansa. Ayon po sa DOJ, layo ng hakbang na maging malinaw muna ang ilang issue hinggil dito, ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas. Inanunsyo ng Department of Justice ang pansamantalang pagsuspinde ng implementasyon ng revised guidelines para sa mga Pilipinong babiyahe palabas ng bansa na magsisimula sana sa September 3, 2023. Paglilinaw ng DOJ, hindi intensyon ng bagong guidelines na pahirapan ng publiko. Anila, ipapaliwanag at lilinawin nila ang mga katanungan hinggil sa bagong guidelines, kasunod ng mga nilabas na pangamba ng mga senador. Kagabi, inulan ng mga puna sa mga senador ang bagong pulisiya ng IACAT o Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa mga senador, may ibang paraan para maprotektahan ang mga biyahero na hindi may sasaalang-alang ang kanilang karapatang bumiyahe. Tayo dito, perwisyo ang tinatanggap ng ating mga travelers. Nasa Article 3 ng ating Constitution, Section 6, na nakalagay, liberty of abode and of changing the same within limits prescribed by the law shall not be impaired except upon lawful order of court, and neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health. Pinunapa ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang anyay kung minsan mas mahal pang bumiyahe sa Pilipinas kaysa magbiyahe abroad. At kung gusto raw nating mas lumakas pa ang ekonomiya at maabot ang middle income economy sa 2028, masayaan makapagbiyahe ang ating mga kababayan. Ang kaso lang, minsan mas mura pa ang tickets papunta ng Hong Kong or Thailand kaysa lumipad sa Boracay or Bohol. Kaya rin marami ng mga Pilipino tourist ang pumupunta abroad. Segunda naman ni Senate Majority Leader Jovel Villanueva, pahirap ang revised IACAT guidelines at hindi makatwiran. Sa inilabas na datos ni Villanueva mula sa Bureau of Immigration noong 2022, sa 32,404 na Pinoy na na-defer ang pag-alis, 472 ang nalaman na biktima ng human trafficking. Kung susumahin, maliit na porsyento anya ito. But imagine the possibility of offloading 98.54% of Filipinos. Hindi po ito margin of error, Ginoong Pangulo. Hindi po. There is something wrong with the process. And it is only right that we review our programs to ensure that we are truly upholding our sworn duty to protect our people. Ayon naman kay Senator Nancy Binay, isang restrictive ang bagong pulisiya para sa mga biyahero. Ayon sa Senador, kung kaduda-duda talaga ang background ng biyahero at kasamang biktima, dito dapat ang immigration pumasok para i-cross-check ang impormasyon na hawak nila at ikumpara sa taong kinokwestiyon. Anya, ang dapat sigurong higpitan ay ang mga biyahe na papunta sa mga bansang walang visa o mataas ang human trafficking cases. Daniel Manalastas, para sa Bayan.